3, 2, 1. Loading complete. What's up mga Cubs? Out na tayo sa trabaho ngayon. Nandito na ulit tayo sa locker. Kalalabas ko lang galing sa production. So magpapalit na tayo. Maghubad na tayo ng mga nahubad ko na pala yung uniform na iba. So magpapalit na ako ng pang magsusot na lang ako ng ibang susutin ko ngayon mga Cubs pang uwi. Pagod ako mga Cubs, 12 oras ulit yung trabaho ngayon. Kapagod. Ito ang magagawa, kailangan natin magtrabaho mga Cubs kasi may pamilya rin tayong binubuhay. Kaya kailangan tayo magsipag. Hindi tayo pwedeng patamad-tamad dito mga Cubs. Kasi nga, maas sa ating pamilya natin, meron pa rin tayo ng na kailangan pa natin suportahan bukod sa ating pamilya na nandito rin sa Poland, asawa ko na ko, kaya kailangan mag-support tayo mga Cubs para may pangkustos tayo sa ating pangkabuhayan pang-araw-araw. Grocery store, samahan nyo rin ako. Mamimili lang ako ng mga ilang pwedeng bilhin. Tapos uwi na tayo. Yung cash lang dito sa bag ko kasi mag-ilang rin ako pag-uwi. Para i-blend yun lang din. Sa kamay, tapos nakatayo ka pa nga malamig, tapos malamig pa sa loob kahit naka uniform pa na pang malamig. Ito na ang tapos baba na ako kapalitak sa inyong buong nakin. Nababaan tayo mga Cubs. Palapas na tayo. Ito ang laki ng muntik pa ako mag mahulog sa hagdan mga Cubs. Ah, Sultan! Nya dobre! Palapas na ako mga Cubs. Ito na. Palapas na ako ito. Tayo ngayon mag-out tayo sa firma. Dobra. Dito tayo mga guys.
hanggang 5:30 ng hapon. 12 oras ulit. Dito po kami naglalag. Nag-out. Ayan, sa labas na ako, mga Cubs. Sinimbay ko ito. Sinimbay ko, mga Cubs. Bubuksan ko na. Dadaan pa tayo ng grocery store. Mimili pa tayo. Tanggal ko na yung lock ng bike ko, mga Cubs. So, gusto tayo. Lalakpas yung ano ko dito, mga Cubs, yung bike, kasi uso yung nakawan din ng bike dito eh. Nagkakawalaan ng bike dito. Laging ilan na rin yung nawawala ng bike dito. Nakukuha ng ano, tapos pag naano sa CCTV, hindi na nahahapol kahit nakikita na sa CCTV. Alis na ako, mga Cubs. Ayan, mga Cubs, babike na tayo pa uwi, daan pa uwi, tsaka dadaan nga pala ako ng grocery nga pala, bibili nga pala ako ng ilang grocery katulad ng diaper, kasi naubusan ng diaper yung anak ko tsaka gatas, kaya bibili ko muna, mga Cubs. Dami rin naglalakad sa likuran ko, sa unahan at sa likuran ko. Pagod ako ng ngali, mga Cubs, kasi nga nakatayo na maghapon tapos nagagayat pa. Patawid na tayo, mga Cubs. Patawid tayo, daan tayo sa grocery store. Ito, mga Cubs, puno ng mansanas. Pero ubos na ang bunga niya. Kinain na ng mga ibon. Green apple yon, mga Cubs. Papakita ko nga rin pala sa inyo, mga Cubs, yung dating tinitirahan namin o accommodation dito sa area na to. Dito rin kami dati nakatira sa area na to, kami magkasawa, yung anak namin. Doon sa ate ko, iniwanan namin siya. Tapos inuwian lang namin tuwing weekend hanggang Linggo kami doon. Tapos balik dito sa accommodation. Ang kaso, medyo nagkaroon kami ng problema sa accommodation. Di maganda. Mahal lang nga yung sinisingit sa amin doon sa accommodation, kasi may bayad yung accommodation, mga Cubs. Mahal lang nga yung sinisingit sa amin. Tapos binabaha pa. Hindi pa maayos yung CR, yung toilet. Sama-sama ng lahat doon, nandun din yung washing machine kung gusto maglaba. At kung may tao naman si auntie ka makapaglaba. Ang ganun, mga Cubs, kaya umalusin kami doon. Nagpirmi na kami doon sa bahay ng ate ko. Mas maganda pa doon. Ayun, nasa bike lane tayo, mga Cubs. Ito na. Dito na yung accommodation namin. Andiyan, sa papasok na yan. Dito, mga Cubs, andiyan. Kalablooban. Doon, mga Cubs, papasok pa doon. Pagpasok doon sa may bandang dulo, yun ang accommodation namin. Ayun, punta naman natin. Pumunta na tayo ng grocery. Dumiretso na tayo. Malapit tayo sa grocery, mga Cubs.
nga rin pala mga kaps sa mga nandito lang sa Poland ay mga papunta pa lang dito sa Poland kung saan maganda mag-grocery. Bibigyan ko kayo ng mga tips. Nandun tayo sa Lidl pupunta mga kaps. Ito ako. Kung nakikita nyo yung dilaw na yan na signboard ng Lidl, dyan tayo pupunta. Doon pa yung pagkatawid natin. Katawid pa tayo. Tawid mo tayo mga kaps. Pagkat tayo dito pagka hindi tayo maganda ang pagtawid. Yan mga kaps. Nandito na tayo sa loob ng Lidl, ng grocery store. Medyo nakapanguha na ako ng konting nabili. May nabili na ako ng konti. Yung magkakasya lang sa bag ko, pero papakita ko sa inyo kung gaano kamura yung ibang bilihin dito. Kasi merong ibang mura, merong hindi, ibang meron namang mahal. Tulad ng yung bigas dito mga kabs, napakamura. Katapos sa inyo. Ito mga kabs. Mura. Mura ng bigas. Bali, 3 lang siya. Magandang klaseng bigas na ito mga kabs. Kumuha na tayo ng 5, bali 5 kilo. Ayan sila mga kabs. Nakuha na rin ako ng diaper ng anak ko. Ayun, hindi na muna ako kuha ng gatas. Sabi ng asawa ko, huwag muna daw. Unahin ko daw bigas. Bukas lang daw kumili ng gatas. Kasya pa naman mga kabs yung gatas daw hanggang bukas o hanggang Sabado. Kaya hindi muna daw yung gatas. Bigas daw, muna unahin ko. Ayan mga kabs. Tapos bili tayo ng palaman sa tinapay. Kasi naubusan na rin ako ng palaman sa tinapay mga kabs. Hinapin natin. Kasi pagka pumapasok ko ng madaling araw mga kabs, tinapay lang kinakain ko. Tinapay lang yung kinakain ko mga kabs. Tapos nagkakape lang ako, tapos diretso pa alis na. Diretso pagbabike na ako. Ano tayo ng palaman mga kabs. Ayan, palaman natin. Parang Nutella na lang. Bili natin parang Nutella mga kabs. Bali 8 presyo niya. Ayun sa taas. $7.99. O kaya ito, bigat ba? $7.49 naman. Crema. Itong isa ay taste. Ganun din siya mga kabs. Rehas. Cacao pea. Peanut butter dito. Mahal lang talaga. Mura rin kaya pala ng peanut butter mga kabs. Sana. Kasi maganda rin ko minsan ay mag peanut butter eh. Smoothie. Mr. Chocolate. Ito nga. Iwan ko lang kasya to sa bag ko. Kasi bigat na. Masyado na bigat na mga kabs. Kuha na ako. Ayan na, parehas. Kuhanin ko na parehas mga kabs. Isang choco tsaka isang peanut butter. Maigi. Ayan, kuhanin ko na lagayin natin. Ilang bibiling ko mga kabs. Okay na tayo mga kabs. Magbabayad na lang. Bayad na tayo. Cheers.
mga cubs na puno. Tapos sa inyong aso mga cubs, pakamanggat, katali, tinali pa sa bike ko. Lapit. Ito yung lidel mga cubs. Bibilisan ako ng tinapay mga cubs kasi nagugutom ako eh, nakalimutan ko na. Uuwi na lang tayo mga cubs. Ayan mga cubs, nakasakay na ako sa bike. Pauwi na, magsimula na ako magpedal. Tips lang mga cubs sa mga nandito na nga pala dito sa Kuwait. Ay, sa Kuwait. Kamali tuloy. Sanay na. Tips lang mga cubs, yung mga nandito na sa Poland o yung mga papunta pa lang sa Poland, kung kayo mag-grocery, maging maano kayo, ma ano ba yun? Maging practical kayo sa bibilihin nyo kasi ang daming grocery store dito sa Poland. Pero hindi pare-pare sila ng presyo nga, parang sa Pilipinas hindi pare-pare sa presyo. May mga items sila na napakamura sa ibang grocery, tapos sa iba napakamahal. Pare-pares ng items. Kaya kung bibili ka tulad ng pinakatok sa inyo kanina yung bigas sa loob, ang mura lang nun guys, pero sa iba ang mahal. Napakamahal nun. Good quality rice yun eh. Kaya kung mamimili kayo ng bigas, sa Lidl na lang. Mas maganda bumili sa Lidl. Tapos, kung bibili naman kayo ng mga karne, sasuggest ko mga kabsay, punta na lang kayo sa Stockrotka. Kasi ang mura ng karne doon kasi lalo na yung mga buto-buto. Sobrang mura mga cubs. Napakamura niya. Lang magkano lang yung kilo, tapos dadagdagan ka pa, tapos yung buto po doon, hindi talaga siya totally buto-buto. Kumbaga ano na siya, malaman pa yung buto niya. Napakalaman pa, hindi mo siya totally ngangab-gabin lang o gagawin mo lang pang sabaw, pang palasa sa mga soup. Mas maganda bumili sa Stockrot kapag gano'ng mga cubs na mga karne. Pagka yung grocery talaga, mga cubs, sa Carrefour kayo, pero wag na lang kayo bumili ng karne doon. Kasi nga, mahal yung karne. Pati bigas. Yung bigas doon, mga cubs, mga 6. Dito nga sa Lidl, mura yung ano, yung bigas nila. Nasa 2 lang, bali 3 lang. 3 piso yung nadagdag doon sa Carrefour. Tapos kung sa ano naman, sa mga gulay naman, tsaka mga ibang bilihin, sa ano naman kayo, sa Aldi, mura naman ibang bilihin doon mga cubs, mas magandang bumili doon yung mga ibang bilihin na mga gulay, ganyan, ganun. Kaya lang, kulang sila sa items, may mga mahal din silang mga items na mura naman sa iba. May mga palengke naman din, may palengke naman dito mga cubs, kaya lang ano siya, yung bang palengke niya ano, limited lang yung oras. Magbubukas lang napakaaga, tapos magsasarado rin kaagad mga bandang patanghali. Kaya hindi makakaabot ng palengke. May mga nagtitindangan ng karne rin do, tsaka mga gulay, kaya lang hanggang mga alas 10 lang sila, sarado na. Kaya mas magandang bumili kung ano na lang dito sa may mga grocery store na lang. Pero yung karne nga, sabi ko sa inyo, kung bibili kayo ng karne, doon na lang sa Stockrotka. Kasi mura yung karne doon mga cubs. Napakamura. Makakamura kayo doon. Pati mga pangpansit. May mga pangpansit doon, mga bihon, tsaka pangkanton. Mura din mga cubs. Doon na lang kayo mamili. Siya, okay, magbabike na mga cubs. Magsimula na ako magpedal at napapatagal na. Gagabihin na ako sa pagbabike. Mamaya na lang ulit mga cubs. Pag nasa medyo magandang lakaran tayo, ay magandang lugar tayo ng pagbabike. Para hindi naman delikado. Tatawid pa ulit ako mga cubs. Sige na po. Ayan mga cubs, nagbabike na nga tayo. Nandito tayo sa medyo safe na daan. Kaya nakapag-video ulit tayo mga cubs. Yun lang po ang mga may titips ko pagkadating sa grocery mga cubs. Pagka mamimili kayo ng grocery, ganun lang.
maging practical na lang kayo kung saan niyo gustong bumili, kung saan kayo makakamura. Ganun lang mga Cubs, para magkasya yung budget mo rin dito, para mas malaki mapadala nyo sa Pilipinas. Ganun lang ang diskarte natin mga OFW, diba? Kaya maging practical lang tayo. Kung saan may mura, doon tayo. Dami nagbabag dito mga Cubs. Papasalubong. So, paano mga Cubs? Baba ko na to. Salamat nga pala ulit sa mainit ng pagsuporta sa akin mga Cubs, sa channel ko. Nakakataba ng puso yung ginawa niyo pagsuporta sa akin mga Cubs. Maraming salamat sa mga comments. Pinipilit ko replyan lahat, kahit medyo kahit pagod ako at busy sa trabaho, nagre-reply ako. Papasaya ko lang kayo o ma-replyan ko lang kayo. Sana huwag nyo pa rin akong kalimutang suportahan mga Cubs. Huwag nyo akong pagsawaan. Sana patuloy nyo akong pagtyaga ang panoodin mga Cubs sa mga ipapayo ko. Tsaka sa mga bagong viewers. Sana i-click nyo yung mag-subscribe na kayo at mag-like at pindutin nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong video. So paano mga Cubs? Ingat na lang kayo and God bless! Bye-bye!